God's Day to everyone po. Kasama ko pa rin po ang aking poging anak and warrior of God, si Angelo. Okay, so ang title po ng ating message ngayon is Stay in His Shadow. Stay in His Shadow. Siyempre yung His noon, si Jesus na naman, di po ba? At ang verse po natin ay magmumula sa Matthew 10:33. Ang sabi po niya doon, But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Period. Ibig sabihin po nun, pag tinurduhan na ni Jesus Christ, at si Jesus Christ po ang sabi nito, pera erase, hindi na po mabubura yun kahit kailan. So, napakahirap pong isipin kapag ka to talagang ang sumusunod ka kay Jesus, yung iba, dinideny siya kasi natatakot sila. Natatakot sila na baka mamaya, i-quote and quote sila na, ay, mga praise the Lord yan. Ano pa, na natatakot sila na baka pag nakilala sila na sumusunod kay Jesus Christ, abusuhin sila. O di kaya naman, pagtawanan sila. Ayan yung mga KJ. Ayan, ayaw ka na nilang ka-friend. Ay, hindi, parang ano na sila sa'yo, pagka nagsasalita ka na, alam nila isusingit mo na isisingit si Jesus. Pero sabi nga ni Lord, huwag po nating i-deny. Huwag po nating i-deny si Jesus. Ikaw, Angelo, i-deny mo ba si Jesus? Hindi. Eh, ba't ka malungkot? Hindi. Okay. So, yun nga po. Ang kwento po natin at ang bidang-bida sa storya natin ay si walang iba kundi ang denial king ng Bible, si Peter. Eh, paano yun? Bakit sobrang si Peter bawal mag-deny? Bakit si Peter nag-deny kay Jesus? Ha? Maaring po tayo, naging Peter din tayo, di po ba? Na natakot tayo na humarap. Kumbaga, yung dating talagang tayong-tayo tayo sa pangalan ni Jesus, eh, may time na bumaluktot tayo at nahiya na gawin natin yung ano yung tama. Pero ano po ba ang pinaka-lesson natin dito? Natatandaan niyo po ba na last week, sinabi doon na si Peter ay isa sa nagsalita na, Lord, ay hindi siya, siya lang yung nagsabi na, Lord, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Yung ipatahimik lang sila, hindi sila umimik, hindi walang reaction and everything, parang nakikinig lang sila. Si Peter po kasi, siya yung disciple ni Jesus Christ na talagang napaka masalita. Tapos, very bold din po siya talaga, talagang tatayuan niya, ma-exaggerated pa kung minsan. Tapos siya yung go ng go lang, go lang siya. Pero this time, hindi siya makago. This time, yung mga sandali na to na nahuli na si Jesus Christ ng mga soldiers, ng Roman soldiers, siya, nagkaroon siya ng fear. Siguro ito lang yung time na nagkaroon siya ng fear. Nakita niya siguro kung paano hagupitin si Jesus, kung paano siya saktan, paano siya i-persecute ng mga tao. Nakakatakot yun eh. Pero, ang ginawa niya na lang, sumusunod na lang siya. Sumusunod lang siya, pasilip-silip, ganyan. Hanggang sa nakita siya ng tao, nakakilala sa kanya. Sabi, ikaw si Peter eh. Kilala kita, sumusunod ka kay Jesus eh, at disciple ka nun eh. Tapos nag-deny siya. Ganyan, nag-deny. Ikaw ba, Angelo, i-deny mo ba si Jesus sa buhay mo? Hindi. Pero si Peter po, ganyan-ganyan din sinabi, hindi ko i-deny. Pero doon dumating yung pinaka-nakakatakot na para pagtanggol niya si Jesus Christ, para tumayo siya kasama ni Jesus, natakot siya. At hindi lang po yun, tatlong beses po niyang dininay si Jesus. At alam ko pong alam niyo lahat yung storya na yun. Bago tumilaok ang manok, ikakahiya mo ako ng tatlong beses. Alam na ni Jesus yun. At siguro yung mga time na yun, yung tumilaok ang manok, tapos tatlong beses niya dininay si Jesus, tapos nakita niya si Jesus, siguro hiyang-hiya siya sa sarili niya. Oh. Di po ba nakakahiya talaga yun? Yung i-deny ka bilang nanay kasi hindi ka marunong mag-ayos ng sarili, pwede po yun. I-deny ka na bilang girlfriend o i-deny ka bilang asawa ay napakasakit, di po ba? Pero po,
sabi nga ni Lord, sabi niya, huwag po tayong maging ganun. Alam niya po siguro yung feeling na i-deny ka. Pero, tingnan niyo po si Jesus, kahit dininay siya, nandun pa rin yung love niya kay Peter. Sana kung, kung kayo man ay dininay minsan, matuturing po tayong magpatawad katulad ni Jesus. At kung kayo naman po yung nag-deny katulad ni Peter, ano po ang dapat yung gawin? So, sabi niya nga po, marami pong taong ganun na nabubuhay sa, sabi ni Max Lucado na, nabubuhay men who don't stir the water. Kumbaga, yung ayaw nilang maging instrument na bonggang-bongga ni Lord, yung parang, dito lang ako. Tapos, men who reek with mediocrity. So-so. Okay-okay lang. Para pwede kang, sa yes, pwede ka sa no. Sabi nga po kasi sa Bible naman, let your yes be yes and your no be no. Anything in between is not from the Lord. At pag hindi yun sa Lord, alam nyo na kung sa kanino, it's either from yourself or from the devil. Kaya po sabi niya, ang ano ni God dito is, you stand if you stand. Kung hindi, ganun po yun. So, nung nangyari po yun, ang nakakatuwa lang, si Peter, nung dumating ang time na i-open ulit ni Jesus na magpakita siya uli, pinakita niya na, Lord, na I'm very sorry, yung nandun siya sa boat, na namatay si Jesus, yung 40 days na nagpakita si Jesus, tapos nakita niya sila sa boat, siya ang unang-unang tumalon. Sabi pa nga sa, ng mga pastors na, imbis na tumalon na siya, nag-goat pa siya, bago tumalon, tarantang-taranta. So, sinarap niya pa rin. Alam niyo po yun, yung kung kakapalan mo na rin ang mukha mo, kapalan mo na para makabalik ka sa Panginoon. Hindi po katulad ni Judas. Si Judas po, nagkamali siya. Pero ang pinaka mas pagkakamaling ginawa niya ay yung hindi na po siya bumalik sa Panginoon. Yung nagsisisi siya pero hindi siya talagang sising-sisi to the point na yung pride nandun pa sa puso niya. Pwede naman po eh. Katulad natin, pwede tayong maging Judas o maging Peter. Babalik ka pa ba? O ayaw mo na? Yung nagpakalugmok na siya tuon na hiyang-hiya na siya sa pride niya, ayaw niya nang bumalik kay God. Sana po hindi tayo maging ganun. Tapos sabi pa nga niya, Peter learned a lesson that day, a very hard lesson. It is better to have never followed Jesus than to have followed Him and denied Him. Kaya nga po, diba, kilala mo na si Jesus, tapos i-deny mo pa, mabuti pa yung mga hindi talaga nakakakilala kay God. Kahit i-deny siya, hindi masasaktan si Jesus kasi talagang naiintindihan niya, hindi pa ako kilala niyan eh. Pero pag ikaw kilala mo na si Jesus, alam mo na yung truth about Jesus, alam mo na yung promises ni Jesus, alam mo na lahat ng may ginawa na siyang kakaiba sa buhay mo, narinig mo na lahat ng katotohanan at naramdaman mo siya. Tapos i-deny mo pa siya, di ba ang sakit-sakit mo? Sabi nga, si Satan ay gustong-gusto niya yung mga taong ganun, yung medyo-medyo lang. Alam niyo kung bakit? Kasi, syempre, una, masisira niya na yung tao, pwede niya na matemp yung tao na ganun. Pangalawa, may mga kadikit pa yan na on fire kay Jesus na pwedeng matamaan dahil lang sa faith na nag-sway dahil sa kanya. Di po ba? Kaya nga sabi niya, sabi po ni Sir Max Lucado dito, follow at a distance and you'll deny the master. Di po ba ganun? Parang kay Peter, period, nakasulat pa. You won't die for a man you can't touch. Period. Kaya nga po, pag hindi mo talaga, wala ka talaga sa Panginoon, hindi mo kayang tumayo, hindi mo kayang mamatay para sa Kanya. Tapos sabi niya, but stay near to Him, in His shadow. Stay near to Him lang. You'll die with Him gladly. Alam niyo po, dumating po sa punto kami na family. Angelo, kwento ko lang yun ah.
Para po sa mga nakakilala, recap. Para po sa hindi pa po nakakilala sa anak ko at pinagdaanan niya, na naka 25 operation na po ang anak ko sa head. Pero po, God's grace, andito pa rin siya. Ngumiti ka naman, parang sama na loob. Seryoso lang po yan minsan. Pero alam nyo po, yung pinakamatindi, yung ika 23rd operation na talagang, sabi nila 50-50. Pero yung anak ko, ang sabi po nila doktor sa kanya, 99.9% na hindi na siya mabubuhay. 0.1% lang po ang binigay. Pero po yun yung hope na hinawakan namin. Kasi po, sinurrender na namin siya. Yung parabang, kapag kasama mo si Jesus, whatever happens, you will die gladly. Kasi, alam niyo po yung feeling ko na, oh Lord, 1% lang yung hope. Ready na po ako eh. Alam niyo po yun, alam ko na kahit mamatay ang anak ko, doon na siya kay Lord. Pero alam niyo po, i-share ko lang po para side lang na share. Ang asawa ko po hindi nag-give up sa 1% na buhay na sinasabi, hoping na bibigay niya pa sa amin ang anak ko. Kaya po ang mga fathers ay sinabing head of the family. Dito po prinove sa akin ni God na talagang ang wife, it's an honor. It's an honor to submit to your husband. Kahit po, alam niyo yung logically, yung nakikita na natin na parang mali sila minsan, na hindi eh, mali yung diskarte niya eh. Pero sa totoo lang po, fathers are anointed sa mga decisions nila. Kaya po nagtitank ako kasi nagsubmit ako sa asawa ko na oh sige, permahan mo na nga Rod, ikaw may gusto eh. Pero yung alam niyo po yun na to the point na nung sinurrender ko na siya na lang ang sige, siya na ang mag-decide. Tingnan niyo po yung 1.1% na binigay sa amin ng tao. Kabaligtaran sa ibibigay ng Panginoon. Kaya po ibang-iba yung kadikit mo talaga si Lord na kahit na anong mangyari sa buhay mo, anuman ang sitwasyon na meron ka ngayon o pinagdadaanan ngayon, ang hope pa rin talaga natin si Jesus. Kaya po, alam niyo yun, sabi nga dito na bumalik ka lang sa Kanya. Bumalik ka and He is there with an open arm na sasalubungin ka. At every time na humaharap tayo sa tao, tandaan natin na God is looking at us. God saw everything that is happening in our life. Tapos, alam niyo po yun, yung tinitingnan niya, ay, ako po, ganun ang naisip ko. Ako ba ay ipagmamalaki nitong anak ko? Ako ba ay hindi niya ikakatuwa o hindi niya ikakahiya? Kaya po, alam ko po na maraming nangyari sa buhay natin na tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero pag pinigay po sa inyo yung moment, yung chance para ipagmalaki si God, boast on His power. I-boast nyo po kung sino si God sa buhay nyo, kung anong ginawa niya sa buhay nyo. Makikita nyo po na yung sa akala nating maliit na nangyari sa buhay natin ay makakapagbigay po ng hope sa iba. Ay lalo pa po sa mga malalaking challenges sa buhay ninyo. Pagmalaki po natin si Jesus, pagmalaki po natin kung paano siya gumalaw sa buhay natin. Okay. Kaya, yun lang po ang ating for this day. Nawa po, wag po tayong maging Judas, maging Peter po tayo. Humble our hearts to God and go back to Him again. Okay po ba? So, magpe-pray na po muna tayo. And dyan po tayo. Father God in heaven, thank you po. Sobra po kaming nagpapasalamat, Lord, dahil may mga times man po na nahiya kaming tumayo para sa inyo. Pinapaalala niyo pa rin po, Lord, na as long as we live, nabubuhay pa kami, Lord God. You are the God of many chances, Lord. Kaya may chance po kami na ipagmalaki ka pa sa buhay namin.
Salamat po sa araw-araw na life na binibigay niyo sa amin. Para po magkaroon pa po kami ng pagkakataon na ipagmalaki kayo sa ibang tao. Pagkakataon na maranasan pa po namin yung presence ninyo sa buhay namin. Pagkakataon na ipagsambulat pa po sa tao yung journey na meron kami nakasama ka parati, Panginoon. Lord, pinipray po namin na huwag po kaming magamit ng kalaban, Panginoon. Huwag po kaming magamit ni Satan, Lord, as his instrument, Lord, to destroy the hope na meron po sa ibang tao na tumitingin sa amin. Patnubayan niyo po kami, Lord God, na mauna po kaming magpakumbaba, Panginoon. Kapag po kami nagkamali, bumalik po kami sa inyo ng buong puso. Patnubayan niyo po, Lord, na maalala namin, Panginoon, na nandiyan ka at hinihintay niyo lang kami. Lord, salamat po sa araw na to. Tulungan niyo po kami na maging handa. At sa bawat araw po na igagawin niyo at ibibigay niyo sa amin, Panginoon, na maging strong po kami sa pagharap ng mga test of life and trials. At nawa po, huwag po kaming matempt, Lord God. Tulungan niyo po kami maging prepared anytime, Lord, na sa pagdating niyo, Lord, handa kaming lahat sa pagharap sa inyo. That you will not deny us in front of the Father in heaven, Lord. That we will stand before you, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless po sa lahat. Oh, Angelo.